Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Alam niyo ba na 17, yes po, 70 ang Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa tuberculosis o TB. Sa bawat taon ng March 24 ay ino-observe natin ang World TB Day para maipalaganap ang tamang impormasyon tungkol sa sakit na ito. Kaya naman kasama natin ngayon ang isang eksperto sa pulmonary medicine, si Dr. Rio Loida Diola, para pag-usapan kung paano iwasan o bigyang dunas ang nakakahawang sakit na ito. Magandang araw po sa inyo, Dr. Rio. Batiin po natin ang mga nakikinig at nanonood ng Health Check Plus. Magandang araw, Teacher Ellie, tsaka magandang araw po sa mga tagapakinig at mga tagapanood po ng Health Check Plus. And bago po natin simulan ng usapan, we would like to congratulate our guest expert, Dr. Rio, sa malaking achievement presented to her during the recent 69th International Respiratory Convention in recognition of her completion of the International Fellowship in Respiratory Care Program. Taos-puso pong bumabati sa inyong Health Check Plus, Dr. Rio. Tamang-tama po sa inyong very recent achievement ang topic natin ngayon. Yan. Thank you, Teacher Ellie. Umpisa na po natin, Doktora, yung ating pagkukwentuhan. Ano po ba ang tuberculosis o TB at bakit po laganap pa rin ito dito sa ating bansa? Salamat, Teacher Ellie. So, ang tuberculosis or TB ay isang sakit po, no, sa atin po, no, sa katawan po ng tao. Maari pong ito, ang tuberculosis, maari po itong nasa ulo, sa lahat, sa tiyan, sa lungs, or kahit saan pong parte po ng katawan po ng tao. However, ito po ay ang magfo-focus po tayo sa tuberculosis po sa pulmonary, no, yung kung sakit sa lungs. So, kaya po ito laganap sa ating bansa kasi hindi po natin controlled ang tuberculosis, unlike po sa ibang bansa na meron po silang mga ginagawa po para hindi makapasok ang tuberculosis sa kanilang bansa. However, dito nga po sa ating bansa ay dahil po sa mga ibang factors, laganap po siya nung pag-uusapan natin mamaya. So hindi pa pala po ito controlled, no? And sa dami ng factors na pwedeng mag-affect nito, Dr. Rio, ano po ba yung, meron po ba tayong ways on how to prevent, paano po ba iwasan talaga itong tuberculosis? Unang-una, ang tuberculosis, pagkapanganak pa lang po ng mga bata, ay binibigyan na po ng bakuna. Ito po ay tinatawag na BCG. So para po ma-prevent natin ang mga tuberculosis sa utak, TB meningitis, or mga miliary TB po. Ito po yung ding sakit ng tuberculosis sa lungs. So, ito din po ay maaaring makapag-prevent ng tuberculosis sa mga matatanda. However, dahil po sa mga sitwasyon natin sa Pilipinas, no, hindi pa din po natin ganon na na-prevent ang pagkalat po ng tuberculosis. So, ang iba pa pong mga prevention ng tuberculosis ay yung kapag po merong isang may na-diagnose ng merong tuberculosis, kailangan po sa pamilya or dun sa mga nakakasalamuhan niya, kailangan po ay magpatingin din. Baka po meron na din po silang tuberculosis. Isa pa po ay magmamask or maglalagay po ng distansya sa kanila pong mga kasama or mask po, pwede na po. Para po hindi na rin sila mahawa ng tuberculosis. Actually, hindi naman all through the life nung isang taong merong tuberculosis is nakakahawa, no? Meron pong tinatawag na 2 weeks or hanggang maging negative yung kanilang sputum ay hindi na po sila nakakahawa. Or meron din po na kapag kayong isang tao merong tuberculosis pero hindi naman po sila symptomatic or meron po silang nakita lang po sa test ng x-ray tapos wala po silang masyadong ubo, maari pong isang linggo pwede na rin po silang hindi nakakahawa kapag po naggagamutan po ng gamot para po sa tuberculosis.
Yan. Pag-usapan natin mamaya, Doktora, yung gamutan, no? Pero gusto ko lang i-emphasize yung nasabi ni Doktora Rio, no? Na ang isang taong may tuberculosis, kung ito ay naggagamot na, mga 1 to 2 weeks ay hindi na siya nakakahawa. Tama po ba, Doktora? Yes, Teacher Ellie, no? So kapag po nagagamutan na, maari na po silang hindi nakakahawa. Pero ito pala, kailangan ko rin pong i-emphasize na kung sila po ay nag-test ng positive sa plema, na meron pong tuberculosis sa plema, kailangan pong ulitin natin yung plema kasi po para makita natin kung magni-negative or yung pong ating response dun sa gamutan ay maganda. Kasi kapag po kapag po naging positive pa din yung kanilang pong gamutan or ang kanila pong plema habang nagagamutan, is baka po kailangan pa tayong magsuri lalo kung bakit positive pa din. So, iyan po yung mga factor na kailangan pong i-work up or kailangan pong subaybayan ng ating mga doktor. At syempre, kailangan alam din po ng ating mga pasyente or nakikinig po or nanonood po sa atin, no? Na kailangan pa din silang subaybayan. Very important po talaga yan, Dr. Rio, no? Na talagang patuloy or ongoing ang kanilang pagpapatingin, lalong-lalo na kung ongoing ang kanilang gamutan. Tama po, Teacher Ellie. Ayan. So, Dr. Rio, dun ayon sa datos, no, DOH na rin ang nagsabi na karamihan sa mga merong tuberculosis ay nasa below poverty line, no, yung mga mahihirap. Nabanggit po nila dito na dahil daw ito sa poor nutrition, crowded, poorly ventilated yung environment, smoking, alcohol use, HIV at diabetes. Ano po ba ang mga practical ways na sasuggest ninyo, Doktora, na pwedeng gawin ng normal na mamamayang Pilipino para maiwasan kumalat ang TB sa mga ganitong komunidad? O Teacher Ellie, so tama po kayo dun sa mga sinabi ninyong mga risk factors kung bakit tayo magkakaroon ng tuberculosis, no? So unang-una po dito, kailangan po ma-determine natin kung sino po yung talagang merong tuberculosis. So kasi po nakapalibot po sa kanya kung sino yung maaring magkaroon, no, ng tuberculosis. So dun po sa mga may poor nutrition or mababa po yung kanilang nutrition sa katawan or mga payat, ganyan. Payat, may alcohol use, smoking, kasi yung resistensya po nila is talaga po ngang mababa. Kaya maari din po silang magkaroon ng sakit ng tuberculosis. So, para po dyan is, yun nga, kumain, of course, ng sa tama. Tapos, magpahinga po, no, yung 8 hours sleep kung maari or tamang hydration po, no, yung ating mga gagawin sa kanila. Yung isang factor na medyo mahirap po na i-adjust yung poorly ventilated, yung pong walang hangin na pumapasok sa loob ng bahay, no, lalo na dun sa ating mga kababayan na talagang dikit-dikit naman po yung kanilang mga bahay, no. So dito maari po na maari sigurong talagang kailangan may bintana po yung kanilang mga bahay. Tapos, yun nga, kung sakali po na magkaroon po ng merong may tuberculosis sa kanila, is mag-ingat na lang po, mag-mask na lang po yung mga kasambahay nila. So, may mga diabetes or may mga ibang sakit po na nakakapagpababa ng kanilang immune system, kailangan po magpatingin sa doktor para po tulungan na mapalakas din po or mabigyan ng karapat dapat na gamutan doon sa mga sakit nila na katulad ng diabetes, no? So yun po yung mga maaring kaya medyo mahirap talaga pong mapuksa para sa atin yung sakit na tuberculosis, lalong-lalo na yung mga pasyente na ayaw aminin na merong sila pong nararamdaman, no? Sila po yung medyo mahirap i-convince. Opo, opo. Ayun. Nabanggit niya rin ninyo, Dr. Rio, na yun nga, no, marami sa ating mga kababayan na may nararamdaman na ay takot magpatingin. Tungkol sa tuberculosis, for specific sa tuberculosis, ano-ano po ba yung mga dapat na sintomas na babantayan
para kung mayroon na po sila nito ay hindi na sila mag-think twice na magpatingin po sa doktor. Thank you, Teacher Ellie. No? So, para po sa ating mga taga-subaybay, kung sakali po kayo po ay merong sakit na ubo, na matagal ng ubo, mga 2 weeks na po na ubo, meron po kayong paglalagnat, lalong-lalo na sa gabi, or nanginginig po, nag-chills, tinatawag po nating night sweats, yung pinagpapawisan kayo sa gabi, tapos bigla pong bumaba yung timbang ninyo, no? Yung weight loss, sudden weight loss, maari po tayong magpatingin na po sa doktor para po matingnan kung meron po tayong tuberculosis. No? Yan po yung mga signs na talagang nagsasabi sa amin na baka nga po tuberculosis yung sakit ng isang pasyente. Yun po, no? So sa ating mga nakikinig at nanonood, kung meron na po kayong ganitong mga karamdaman or nararamdaman, no? Maganda talaga na lumapit na sa ating mga health center at sa mga doktor. Dok Rio, siguro isa sa mga reason kung bakit sila natatakot ay hindi nila alam kung ano ba yung mga gagawin, no, once na nagpa-check up sila. Can we give them po an idea, ano po ba yung ginagawa? May mga test po ba dyan? Ano po ba yung gagawin ng doktor? Ano po yung expectation kapag po nagpatingin na po sila? Okay, Teacher Ellie, sa ating pong mga taga-subaybay, kasi ang isa talaga sa mga factor na kaya ayaw po nila na magpatingin is dahil meron pong stigma or kapag ka may TB, nakakahawa ka na, hindi ka nalalapitan ng mga tao. So, kaya po dinideny nila kahit po meron silang mga nararamdaman, no? Tapos, iniisip nila, hindi na sila makakapagtrabaho. Mali po yun. So, kaya po dapat habang maaga pa lang, nagpapatingin na. So, kung sakali po na kayo po ay merong mga ganitong nararamdaman, ang una-una po naman natin gagawin is ipapa-x-ray po kayo para nga po makita natin kung merong TB or meron po tayong mga may finding po sa x-ray. So kung meron po kayong mga plema, ang gagawin po natin is ipapatest po natin yung plema kung positive po or negative sa TB. Tapos ang gamutan po ng TB is 6 months. So hindi naman po dun sa 6 months na yon, hindi po kayo pwedeng lumapit sa mga ibang kasama ninyo, no? Sinasabi ko nga kanina, maari pong kapag po 2 weeks or 1 week, pwede na po tayong makasalamuha sa ibang mga tao, no? So 6 months po ang talagang gamutan ng ating pong TB. So habang dun pong nagkakaroon po tayo ng gamutan, ang mangyayari po is regular pa rin po kayong i-check up po or ipa-follow up ng health center or ng inyo pong doktor para po makita kung tama po yung response ng treatment sa inyo. Kasi kung hindi po, magkakaroon pa po tayo ng mga ibang workup para po dyan. Kaya po, huwag po tayong matakot na magpatingin. Opo, para mapuksa po natin ang tuberculosis sa Pilipinas. Yes. Po, totoo po yun, doktora. No? May kaakibat din talagang stigma na pag sinabing tuberculosis, naku, nakakahawa yan. No? Tapos, alam nila na medyo matagal yung gamutan. So, may misconception nga na nakakahawa ka all throughout. So, yun po no, sa mga nakikinig at nanonood, magpatingin para pag na-diagnose po, 1 to 2 weeks lang po no, na titiisin na ano, magmamask at hindi na po kayo nakakahawa at gagaling po ang tuberculosis kung sakali pong makomplete ang gamutan. Yan. So, Dok Rio, nabanggit natin na 6 months yung gamutan. Siguro pag-usapan naman po natin, ano po ba itong mga gamot na binibigay? Paano po siya binibigay sa ating mga pasyente? O ano po yung usual na binibigay natin na treatment? Okay. So, yung sa treatment po ng gamutan, actually, ito nga po, dahil nga po sa ating gobyerno, dahil gusto talagang mapuksa ang tuberculosis sa Pilipinas, meron pong libreng gamutan ang gobyerno na tinatawag na TB DOTS, no? So, dito po, bibigyan po kayo ng libreng gamutan for 6 months.
Okay? So kapag po kayo ay talagang merong tuberculosis. So meron po ito, meron po tayong rifampicin, isoniazid, etambutol at pyrazinamide. So depende po kasi kung paano po ang iinumin, kung gaano kadami. So depende po sa timbang ninyo kung tatlong tableta ba para sa mga matatanda, tatlong tableta, apat na tableta, or limang tableta. So ginagamit po ito or iniinom po ito habang walang laman ang tiyan kasi mas maganda po na yung absorption niya nang wala pong laman yung tiyan. Pero kung sakali po, yung iba kasi nagkakaroon ng reaction, no? Kaya po magandang regular follow-up po talaga sa ating mga doktor or sa ating health center. So, hindi naman po lahat ng yon ibibigay for the 6 months. Magkakaroon po ng 2 months na gano'n ang gamutan, sorry, yung apat na component. So pagdating po ng pang third month hanggang pang 6 months, magiging dalawa na lang po yung component. So kaya naman po ng mga pasyente natin na inumin, no, yung atong pong mga gamot na binibigay ng TB DATS or yung pong gamutan natin para sa TB. So ini-emphasize ko lang po ulit, meron po tayong libreng gamutan. Kaya po wag po tayong matakot magpatingin at saka kung sakali pong wala tayong pangbili ng gamot, meron po tayong libre. Ayun. Napakagandang programa po 'yan ng ating DOH at ng gobyerno, no, na talagang ito gustong-gusto po talaga natin na ma-avoid at mapababa pa or sana mapuksa talaga yung tuberculosis dito sa atin, no, doktora. Oo, Teacher Ellie. Tapos ito pa ang isa pala. Meron po tayo sa mga barangay health center. Hindi na po tayo kailangan pumunta sa mga ospital. So itatanong lang po natin sa barangay kung saan po tayo pinakamalapit na merong TB DATS, no? So yan po, maganda talaga ang programa po ng ating gobyerno para sa TB. Ayan. So, madali lang siyang ma-diagnose at iinom lang ng mga gamot, no, doktora, talagang gagaling naman po pala sa TB. Siguro, marami po sa ating nakikinig at nanonood ay curious kasi usually, doktora, kapag binigyan ng gamot, usually 2 weeks lang, ganyan, no? Tapos, tapos na yung gamutan. Bakit po sa TB, medyo matagal yung gamutan? Ano po yung dahilan nito? Oo. So, ang gamutan kasi ng TB dahil nga meron pong mga bacteria or mycobacteria na matagal silang mapuksa. So, nagre-reside sila doon sa ating katawan po, no? Tapos hindi naman sila yung bang katulad ng mga katulad sa pneumonia, madali silang na-eradicate. Ito kasi merong mga natutulog na mga bacteria na kailangan po matagalan po na treatment, umaabot talaga ng 6 months. So yan po yung mga sinasabi sa studies na kapag 6 months, makukuha na po natin yung complete eradication, no? Unlike kung mas mababa yung months na binibigay natin para sa gamutan, meron pa rin pong natitira na mga natutulog na bacteria, no? So kaya po 6 months talaga yung gamutan. Para sure, doktora, no, na wala na talaga. Yes, oo. Yun po pala yun, no, para sure na hindi na po babalik at talagang na na-eradicate na ang tuberculosis sa inyong katawan. Yun po pala yung reason nun. Doktora, napakabilis ng ating oras. Baka po meron kayong tips para sa ating mga nakikinig at nanonood. Liban po sa ating usapan ngayon na tungkol sa tuberculosis para ma-maintain ang kanilang healthy lungs. Baka po meron kayong tips dyan. Oh, so sa atin pong mga tagapanood, kailangan nga po nating panatulihin na healthy ang ating katawan, no? So kumain ng tama, iwasan ang bisyo, mga paninigarilyo, tsaka po yung ating pag-inom ng ala kasi kung meron po kayong mga bisyo, madali po talaga tayong kapitan, hindi lang ng TB, tsaka po ng iba rin pong mga sakit. Tapos yun nga, kung sakali po na meron tayong mga nararamdaman, magpatingin na po tayo agad sa doktor o kaya po sa health center natin para ma-work up po at hindi na po tayo makapanghawa sa iba pong tao. Yun po yung isa sa importante. Yan. Maraming salamat po muli, Dr. Rioloida.
Diola, itutuloy po natin ang panayam kay Doc Rio sa susunod na linggo para naman sa dumadaming cases naman ng pertussis o whooping cough. Yan, linggo ng muling pagkabuhay, happy Easter pong muli sa amin dito sa Health Check Plus, ang pinagkakatiwala ang programang pangkalusugan ng mga eksperto. Tandaan ang ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Mapapanood din po ang ating programa at mga nakaraang episodes ng Health Check Plus sa YouTube channel na www.youtube.com/c/healthcheckplusph. Mag-like, i-share, at mag-subscribe to stay updated. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation.